Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway, it's sir, a nice sir, sana, sir. Ay, ako pala si Jovi Lisconde, owner nitong Honda Civic Hatchback, mga Kanjo Inspired. Yun, Kanjo Inspired. Ito medyo kakaiba itong mga ka-auto dito medyo sa Auto Culture. Boss, okay, best. Siyempre, Sir Jovi, dito sa ano, sa Auto Culture. Siyempre, very curious sa mga ka-auto natin. Paano ba kayo nahilig sa pag-o-auto, Sir Jovi? Ah, okay, so nagsimula yung elementary ako. Yung pinsan ko, meron siyang ganito. So simula noon na-inspire ako dito sa EG Hatchback mismo. So nakadalawang ganito yung pinsan ko. Sabi ko gusto ko din ito pag pagdating ko ng tamang panahon. Tamang panahon. So talagang childhood dream ko siya. Ayun. So ito na boss, ito na ngayon. Ito na talaga. So maraming pinagdaanan yan, hindi yan ganyan itsura natin. Yun. Well said. So, okay boss, syempre boss Robin, ako very curious na okay lang ba? Check natin interior, exterior, tsaka engine bay. Okay lang ba boss? Okay sure, pero yung engine bay hindi talaga maganda. Hindi ba? Pipilitin natin mga ka-auto, totin natin, okay? So, Job, so tara, check natin. Okay, okay. Ito mga ka-auto, usapan. So, Job, dito tayo sa interior. Anong meron dito, boss? Okay, so yung interior niya, literally lang, PHDM spec, SR3. Wala pa akong ginagalaw kasi gusto ko i-maintain yung SR3 na interior. Oo. Oo. So, soon naman, pupunta rin tayo sa gutters. Pero, alam mo nun, hindi kasi lahat minemaintain yung mga ganito. Oo, oo. So, iniiwan ko lang muna to. Kumbaga ano lang, paunti-unti tama paunti-unti, ba? Paunti-unti, oo. Job, eh, so, PHDM spec lang. Oo, oh, ito mga autoflex lang natin. Naka windowizer ba to? Manual. Siyempre, oo, oh, manual. Oh. LX to. Ito yung parang LX na. Parang ganun, no. Basta PHDM talaga siya, 1993. Oo, yan, no. Ito mga ka-auto. Lahat yan, kompleto yan. Minintain ko yan. Restore ko yung mga leather niya. So, dati okay. Naninilaw yan, eh. Ngayon, okay na yan. Gray, so, gray interior sa lahat. Yan mga autoflex lang natin. Makalat lang sa likod, sorry. Oh, yan, oh. Yan lang. Ito boss, ilang taon na ba Sir Joven sa'yo? So ano? Actually, okay lang ba ikwento ko yung story? Sige boss, no problem. Okay, sige, so ito kasi pangarap ko din to. So yung kuya ko, pangarap niya din to kasi nga pinsan namin may ganito. Ito yung first car ng kuya ko noong 2016. Okay. So nung simula 2016 hanggang 2019, daily to ng kuya ko sa work. Hindi ganito ang itsura nito. Mm. So pagdating ko noong 2019 birthday, niregalo niya sa akin to. Sobrang saya ko. Yun, na niregalo niya. Hindi ko alam na ireregalo niya sa akin to. Wala talaga akong idea na ireregalo niya sa akin to. Next year ang birthday ko, boss. Baka maregaluhan din tayo, boss. Yan, sobrang saya ko. Nakuha ko siya June 18, 2019. Yan, okay. Okay, yung, the rest is history na. Yan, ito na. May work na kasi ako. No? Yan, okay. So, ayos. At ikaw na magko-continue ng modification. Hindi, yung kuya ko, hindi niya minomodify ito dati. Gamit lang siya. Gamit lang. So, kumbaga, so, ano, pang ano lang. Pantrabaho niya. Pantrabaho, lang. Boss. Gusto niya lang yung forma, pero hindi siya nag-mods. Okay, yan. Ako lang talaga nagganito, nagbihis. Yan. So, hindi ganito yung tsura niya dati. Yan, no? Diyos ko. Ako, okay ka na dito, boss Robin? Okay lang. Okay na, check natin naman yung exterior, boss. Exterior, sige. So, tara, check natin. Okay. So, Robin, usapang exterior ta. Anong meron okay dito, boss? Sige po. So, ayan. Exterior natin, Jace Racing lang siya na inspired. Jace Racing chin. Stock bumper. Tapos, yan. Crystal clear headlights. Tsaka crystal na corner lights. Okay. Lang ito yata parang wala nang grill yung ay yung bumper. Okay, talaga. So yan pinatanggal ko talaga siya para ang style niya para siyang white crow bumper. Okay. So magpapalit ako ng white crow bumper pero tsaka ano. Okay. So gusto ko lang muna may fog lights. So pinanggal ko talaga para originality ko lang. Okay. Kumbaga identity ko. Yung ginawa ko para. Identity mo, boss Robin, yan. Medyo chop suey siya pero okay. Malinis naman yung pagkakaroon. Oh, ganda. Puting-puti. Oh. Diyos ko, up tayo dito pag puti ba mga okay, yung color naman niya, explain ko lang. Ano siya? Tinimpla siya. Tinimpla siya? Hindi, wala siyang katulad na ano. So, ano yan? Bright white na may patak ng blue. So, pag nagdidilim na ng konti sa umaga, sa ano, nagbu-bluish siya. Okay. Wala siyang kamukha. Pinasadya ko yan. Oo, oh, okay. Mahirap tumati. Pag naano to. Oo, yun. Kaya kakaiba siya. Ayoko kakaiba. Ng pearl, ayoko ng ano, yan lang. So, ganda, medyo okay. Tumimatingkad siya ng konti. Okay. Well said. Ito, boss. Usapang mags tayo, ano, okay. Boss Joven. Ano meron dito, boss? Sige po. Yan. Childhood dream ko din, Rega Master. Actually, wala pa akong pambili ng original. So, alam naman ng mga tao yan, itong Regas natin galing kay Ian Reynoso of Garage R. Okay. So, ayan, one siya na version ng Regas talaga na copy. Okay. Pati timbang, parehas na parehas, pati specs. So,
dyan. Yan, focus siya kay Ian Reynoso. Yan, shoutout tayo dyan. Boss Ian. Boss Grajar, thank you. Ian Reynoso. Okay, ito. Yan. Ito, mga auto. Ito, boss. Napansin ko naka-side skirt sila. Okay, side skirt. Maganda ang kwento nito dahil kahit pa paano ang alam ko, ako palang nakaisip dati, nung time na yon, EK9 side skirt siya. Ito. Oh. Ito fit to, boss? Hindi. Niretrofit lang siya. Pinutol siya sa gitna. Okay. So, yan. Ginaya ko yung sa Japan. Yung mood perfume, kung naririnig nila yung brand na yon, ganyan yung design nun, pero wala akong pambili nun. So, binili ko yung EK9 map, side skirt. Side skirt, talagang ano, no? Retrofit ko lang. Nagbaklas ng ano, no? Kaya yung nakikita mo yung dulo niyan, palabas siya ng konti kasi yung pendulums ng EK palabas. Okay. Hindi ko na siya pinaputol para kahit paano may fin ng konti. Ganda, oh, mga auto, mukhang... EK talaga. Siya, kung makikita mo yung EK na ito, nakalabas yung gilid niya. Oo, oh, yan. Nakauslate. So, ganun din yung... Ganun din. Pero itong EK9 talaga siya. EK9. Iba yung pang SIR, iba yung pang EK9. So, yan. Mas matulis yung pin niya. Yan, mga auto. Gaya-gaya dyan, ha? Sa mga gusto nanonood dito. Sige, gayaan nyo na ako. Yan, oh, yan, idea. Oh, ano tayo dito. Iba lang. Ito, boss. Ito, mukhang napansin ko, iba yung wing nila, okay, boss. Okay, so yung wing ko, ayan, isa rin sa pinangarap ko yan. Meron akong friend, wag na natin sabihin yung name niya kasi okay. Ano, medyo ito personal project namin dalawa. Ako yung nakaisip, siya yung nag-execute. So ang tawag dito live sport wing, live pero sport. Inspired lang siya. Ginawa yan ng kaibigan ko from scratch. Okay. So as of now, dalawa pa lang kami meron. Ito pang kanjo na ano, kanjo na ganung dating boss. Hindi naman, pero ginagamit din talaga siya sa kanjo. Sa kanjo. So, yung ganyan, para siyang devil wing ng EF. Oo, oh, yun, yun siya, tama. Pero hindi ganyan yung live sport talaga kasi ayun eh, medyo mahal. Unique, no? So gumawa lang ako, alam mo, parang sariling taste lang, hindi naman ako hardcore. Okay. So payo ko lang din sa mga nagsiset-up din yung mga kailangan mag hardcore kung hindi nyo kaya, huwag nyo pilitin. Ba- kung ano lang pasok sa budget, basta magawa nyo na maayos. Yan, pero maganda execution. Magandang execution, hindi mo kailangan sumabay ng ano, kung ubus naman yung bulsa mo. Hirap na. Pero di naman ako hater ng mga orig, pero start lang muna tayo sa... Paunti-unti. Kaya lang ng level natin. Yan, well so, said. Pagpunta na tayo doon. Okay, yan. Okay, yan well said. Ito boss, ito, clear, anong ganda ng ilaw nila boss? Okay, clear tails yan. Galing yung sa friend, second hand ko lang siya nabili. Sonar siya, sonar brand. Sonar, yan. So, hindi siya yung Thailand. Iba pa yung Thailand kasi. Yan, okay. Ito, clear tails, ito. Iba lang. Ito, iba rin to. Mga kaotot. Nakatupi eh, oh. Tinupi ko kasi ganyan yung mga vibes sa KANJO talaga. Okay. Tinutupi nila. Orig na JDM plate yan, kaya lang sira-sira na. So, binend ko na lang siya. Yan. JDM. Hihingi na natin to mga kaoto kay Sir Joven. Hihingi na lang natin to. Medyo mahal ang bintahan yan ngayon. Ang sariwa pa. Yan, okay. Yan, oh. Boss, muffler boss, ano bang muffler? Okay, ano? Muffler ko, straight pipe yan, pero nakaskab ako sa gitna. Scab yung gitna niya, tapos yan straight pipe na yan. Okay. So, ang tunog niya sa ayon, tahimik, pero pag hinayred ko siya, punit na punit yung tunog niya. Okay. Kumbaga, punguan punit siya eh, no? Oo, kasi ganun ang mga kanjo sa Japan. So, okay. Hinay talaga sila. Ah, ganda, ganda ng ano. Yun. Pero tatlong beses ako nagkaroon ng iba-ibang muffler. Yung una ko, EK9 muffler, meron talaga akong EK9 okay. Muffler. Tapos sumunod, chambered muffler na may sipol yung tunog niya. Kaya may sipol. Ngayon, yan na yung sumunod. Kasi kanjo team na ako. So, yan na yung ano. Okay, well said. Ano, Sir Joven. Okay. Boss, okay na tayo sa exterior, boss? Okay. Boss, ano, check ba natin yung engine bay? Ako po, pwede naman. Pwede naman, pwede, medyo pwede, mabilisan lang, boss. Madumi siya. Oh. Okay, so ito, biglaan lang ito mga auto. So pagpasensya na ka, Sir Joby, pinilit lang natin. So tara, check. Okay, so tara, check natin, boss. Okay, okay, usapang engine bay tayo, boss Joby. Ito, pinilit lang natin mga auto. Pasensya na, madumi. Pagpasensya mo natin mga auto. Honestly, biglaan to, boss Joby. Pero thank you very much, syempre, from Auto Culture, boss. Anong meron dito, boss? Sige po. Okay, so engine ko is D15B EFI non-VTEC. Galing siya sa EK3 hatch. And gawa siya ni Sir Mike Kanzai. Shoutout po, Sir Mike Kanzai. Thank you sa engine natin. Napaka-healthy po ng engine. Simula nung tinransplant siya ng 2017 hanggang ngayon, wala siyang problem. Yan, okay. Well, so then up tayo dyan kay Boss Mike. Yan, ano naman, shoutout tayo dyan. Diyos ko, ang tagal na natin ilan. Napakabait na tao yan. Thank you, Sir Mike Kanzai. Maganda yung gawa niya talaga. Yan, okay. Well, so... Ito boss, ano pa? Ano pa? Under progress pa. Kumbaga, bali plano ko din siya ipa-VTEC. Pero alam mo na, konti-unti muna. Okay. Medyo Japorms lang muna tayo. And functional naman ang aking engine, hindi naman. Oh, boss. Oh, baka may pag ginalaw ko, magkaroon pa siya ng problema, 'di ba? Healthy naman. Oh, tama. Madumi lang.
Yan, well said. Yung pinalitan ko lang naman dito is yung headers lang, 41 headers. Kay Kansai din galing. Kay Kansai din to, boss Mike, yan. Yun lang, the rest wala na akong ginalaw. Okay, ito boss, syempre napansin ko yung battery nila, syempre shoutout tayo, ay, of course. Ayun, kay Henry Bird. Kay GS Battery, boss, kay yan, kay ano, na-shoutout na rin, Henry Bird, boss, shoutout tayo. Thank you, sir. Of course, sa mga naka-spectra dyan, mga auto, syempre. Okay din, di ako binibigyan ng problema. Yan, okay. Thank you, sir Henry Bird. Yan, okay, well said. Okay ka na, boss Jones? Okay na. Okay. So, okay, and guys, nakita natin yung interior, exterior, tsaka yung biglaan na engine bay. Tama ba, boss Jobed? So, hindi naka-ready talaga. Yan, okay. Siyempre, sa ano tayo dyan, thankful tayo na pagbigyan tayo ni Sir Jobed dyan di sa kanyang engine bay. Siyempre, lagyan natin ang part 2 na lang, boss Jobed, no? Pag, okay, ano, no problem. Pag na-moods ko na siya. Na-moods na natin. Anytime, okay. Siyempre, boss Jobed, dito sa AutoCulture, hindi mawala ang ano natin. Siyempre, shoutout po tayo. Okay. Sige, go, shoutout po sige, tayo. Sige, ayun lang. Shoutout ko lang yung mga nabilan ko ng mga parts ko ng mga kotse. Small world naman. So, nandyan na naman sila Sir Ian Reynoso, Sir Mike Kansai. Ayan nga, andyan sila. Tapos sila... Sino pa ba yung mga nag-mods dito? Hindi ko na maalala yung iba. Sobrang dami na talaga. Tapos, ayan, sa family ko, ay mami, daddy, mga kapatid ko, yung passion ko, nagbubunga na talaga. Ito na, ayan, gusto na interview na ako ni AutoCulture. Na-appreciate niya yung gawa ko. So, yun, thank you din sa support niyo sa passion ko talaga. Yan, tapos, yung mga friends ko din, high school, college, and hello. Ito yung, ako yung addict na addict sa kotse, nakilala nyo. So, ngayon, ito na, nagbubunga na yung passion ko. Yan. So, kayo, tuloy nyo lang yung mga passion nyo, ma-achieve nyo naman yan. Basta, galingan nyo lang. Grind lang ng grind. Grind lang ng grind. Yan. Ito, hindi ko naman expected din na magkakaroon ako ng ganito. Ganun naman lagi. Oh. Blessing na lang talaga ni Lord. Thank you, Lord, number thank one. Thank you, yan, oh, up tayo. Number one, thank you, Lord. Oh, thank yan. You, Lord. Yan ang ituan na, up natin. Yan, oh. Dream come true. Oh. Okay, well said. Okay, Sir Jobin, okay na po. Okay na, thank you. Sa lahat ng mga hindi ko pa nasabi, kilala nyo na yung sarili nyo. Yan, okay. Thank at you, many to mention. Many to mention, sobrang many to mention. Okay, well said. Okay, so guys, this bahay ko na naman, and Sir Jobin Esconde. Thank you. Pasokan yung 1993 Honda Civic Hatchback, Kanjo inspired by Koto. And this is AutoCulture. Okay, thank you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.